Ngayon mga kadiskarte, ituturo ko sa inyo mga kadiskarte kung paano palitan ng high pressure ng Fiat. Tuturo ko rin sa inyo mga kadiskarte ang lahat ng mga timing nito mga kadiskarte, dahil mahirap ang timing nito mga kadiskarte pag hindi mo alam. Tuturo ko rin sa inyo mga kadiskarte yung step by step ng ating pagpalit ng high pressure pump, yan diesel ito mga kadiskarte. So kung hindi mo pa alam mga kadiskarte ang timing nito, kung hindi mo pa alam at first time mong gumawa ng ganito sasakyan, panoorin mong video na ito mga kadiskarte. Tiyak na matututo ka sa akin, ipapakita sa inyo. Ayan. Ayan, ito mga kadiskarte ang dapat nating tandaan mga ang timing nito mga kadiskarte. Pag hindi mo alam, mahirap siyang hanapin. Ito lang yung dapat yung tandaan mga kadiskarte. Yan, kung nakikita niyo yan mga kadiskarte sa camshaft niya, may butas yan, tusukan niyo ng alin or any kind of metal na kasya sa butas. Yan. Pagkatapos yan mga kadiskarte, punta kayo sa ilalim. Kasi ito mga kadiskarte, kasi yung high pressure pump niya wala namang timing yan. So sa camshaft tayong sa crankshaft tayo tumutok. Pag natapos yun sa taas, dito kayo sa baba. Yan, kung nakikita mo ito mga kadiskarte, ilawan natin. Kung nakikita mo yan, buksan mo yun mga kadiskarte. Nandyan yung timing yan sa loob. Papakita ko sa'yo. Yan. Yan mga kadiskarte. Ayan. Buksan nyo ito. Ayan. Gamit ang alin na ayong Torx the 45. Ayan. Nakikita mo yan kadiskarte yung buta. Sundutin mo yan. Ayan. Pag yan ay pasok na, hindi mo na magalaw-galaw ito. Ayan. Ibig sabihin na sa timing na yan. Ikutin mo mga kadiskarte. Ayan. Pag itong butas sumapat at saka sa taas, naka-timing na yan. Yan ang palatandaan dyan mga kadiskarte. Yan ang wag na wag nyo nga kalimutan na. Kasi ito pag bago ka mga kadiskarte, hindi mo alam, mahirapan ka mag-timing. Ayan. Ayan mga kadiskarte. Ayan. At saka pagtanggal nito mga kadiskarte ng timing cover nya, medyo tiga-tiga lang dahil na masikip, napakahirap ilabas. Ayan. Pag wala kang tiyaga mga kadiskarte, maiinis ka sa sasakyan na to dahil sobrang sikip na sa harap. Mahirap ilabas yung cover niya. Ayan. Yan ang mga kadiskarte, ha? Dapat yung tandaan. Ito yung timing niya. May butas yan. Tanggalin niyo yung takip. Ayan. Dito sa taas. May butas din yan. Yan, dyan lang mga kadiskarte. Ito wala naman timing, ito yung high pressure pump niya. Tatanggalin lang naman yung turnyon at saka ipuller mo lang yan. Tapos tanggalin mo na yung mga connection dyan sa likod. Saka may apat na turnyon, ay tatlo. Tatanggal mo na yan. Ang pinaka-importante dyan, malagay mo ng tama yung timing. May kabit mo siya ng maayos, matinsyon mo ng maayos. Ayan. Okay na yon. Yun lang yung mga kadiskarte. Huwag lang kayo matakot na gumawa niyan. Basta ayusin nyo lang yung lahat. Tamang higpit, tamang torque. Magagawa nyo na yung kailangan nyo gawin. Tsaka kailangan nyo tanggalin yung bracket ng compressor kasi mahirap ilabas yung timing cover niya. Yan, tinanggal ko lang yung mga kadiskarte yung harap niya para maluwag. Yan. Tsaka dito yung splash shield niya sa dito. Pero depende sa inyo yan kung saan kayo komportable magtrabaho. Kasi yung isa pang rason bakit tinanggal ko lahat, para pag nag-video ako maliwanag. Makikita nyo mga kadiskarte. Yan. Yun lang naman yung pinaka-importante dyan sa lahat, yung timing yan. Diretso na yan, wala namang problema yan. Yan.
Madali lang naman magtanggal ng bumper nito, kakaunti lang yung mga tornilyo. Sa ilalim niyan, ganun din naman makadiskarte. So yun lang yung ano, yung pinaka-importante dyan yung timing niya, kasi pagka first time ka, mahirapan kayo maghanap ng timing nito. Sira kasi yung high pressure pump nito, kaya papalitan. Tsaka ito naman mga kadiskarte, ito pang isa. Kung nakikita nyo itong tensioner niya, may ano yan, may tatlong groove yan, 1, 2, 3. Ang tensyon yan mga kadiskarte, kung makikita nyo, nasa pang, nakatutok yan sa ano, yeah, nakatutok sa pangalawa na groove. Yeah. Yun yung tamang tensyon ng belt niya. Sa pangalawa. Ayan. Ayan, nakita nyo. Ayan. Yan lang. Yun yung tamang tensyon ng kanyang belt. Para hindi kayo mahirapan. Para hindi kayo malito kung ano yung tensyon niya. Kasi minsan, ginaganyan-ganyan lang yan kasi nila minsan. Tama na yung tensyon ng belt. Pero doon meron na siya. Kaya hindi ka na mahirapan. Ayan. So yan ang mga kadiskarte. Gagawa pa natin ang vlog hanggang matapos yan. Ito naman mga kadiskarte, pagtanggal naman ito ng pulley ng high pressure pump. 22 lang naman ito na tornilyo dito. Pagtanggal yan, ang ginagamit ko ito lang mga kadiskarte. Ito. Ayan, tsaka martilyo. Tsaka dito ko lang tinututok. Alali lang napukpok mga kadiskarte. Sa pagtanggal. So, tanggal na siya. Saglit lang naman. Hindi naman siya matigas. Ha? Ayan. So, yan lang. Hindi kasi natin pwedeng videoan ang buong paggawa ko dahil hindi, walang may nagbibideo tsaka masikip. Ayan. Tuturo ko lang sa inyo mga kadiskarte kung ano yung aking nalalaman. Ayan. So, yan lang siya. Minarkingan ko na yan para hindi ko na kasi tatanggalin para mabilisan ng kilos. Ayan. So yan lang siya mga kadiskarte. Tsaka yung tensioner din niluwagan ko na lang din. Hindi ko na rin na tinanggal sila na lahat. Ayan. Para mamaya pagkatapos tanggal balik agad. Para mas mabilis. Ayan. So pinapakita ko lang sa inyo yung aking mga discarding swabe. Sampalin kita. At ito pa mga kadiskarte, ang ituturo ko na lahat sa inyo mga kadiskarte. Ayan. Ituturo ko na kadiskarte sa inyo lahat yung mga technique dito sa sasakyan na to. May timing din kasi ito mga kadiskarte sa likod. Kasi ang timing sa harap mga kadiskarte, ano lang yun, sa intake manifold lang yun nakakabit yung timing sa harap. So sa likod meron din. Ayan, kung nakikita nyo yan. Ayan. May timing, may chain yan mga kadiskarte. Ayan. Meron yan dito na butas sa taas. May takip din dito. Natanggal ko na kasi yung takip. Ayan. May butas yan ng camshaft. Ganun din dun sa exhaust na camshaft. Ayan. May butas yan camshaft. May tools yan na. May thread na tools na kasyang-kasya dun sa butas sa taas. Ayan. Para pag naghigpit ka ng camshaft dito sa likod. Ayan. Hindi siya gagalaw. At ayun yung timing niya mga kadiskarte dito. Kapag inikot mo na yung pulley doon, may makikita kang butas. Ayan dito. Pag tumapat yung camshaft ng butas na camshaft sa taas, ilagay mo na yung special tools. Ayan. Para pag nagigpit ka dito sa likod, ayan. Hindi na siya gagalaw pag nagigpit ka. Kasi yan, walang mga ano, walang mga kunya yan. Higpit lang talaga yan. Yung dalawa na yan. Ito yung intake, yung exhaust. Halimbawa mag nagpalit kayo ng mga nag-top overhaul kayo, nag-overhaul kayo, ganyan yung timing nya. Ayan, dito sa taas. Kasi pag hindi mo yung kadiskarte alam, kasi nga nakatakip yung mga timing yan. Ito, lagay ng mga special tools. Ayan, may mga takip yan. Ayan. Dalawa yan, ito isa.
Yan yung mga dapat tandaan nyo pag gumawa kayo ng ano, nasasakyan. Pero kung yung ginagawa nyo, timing belt lang naman, hindi nyo na kailangan galawin yan. Dito na lang sa harap. Ayan. Halimbawa, nagpalit kayo ng belt or nagpalit kayo ng pump. Ayan, dito lang yan. Sa harap lang. Hindi mo na kailangan na galawin dito. Ayan. So, maraming salamat mga kadiskarte. Yan lang yung mabibigay natin na tips sa inyo mga kadiskarte, para naman ay makakatulong sa inyo. Hayop nakakatulong sa inyo yung mga kadiskarte, ang ating mga ginagawa ng mga video. Ayan. So salamat. Salamat mga kadiskarte, and don't forget to follow my FB page, Discarding Swabe. Ayan. Nandun din yung mga pinopost natin ng mga video sa YouTube, nandun din po sa ating Facebook page. Ayan. Salamat. God bless everyone. Thank you.